Minsan mga ka-taxpayer kong mahal, kailangan po ninyong mabasa yung mga reports ng mga revenue officer para maintindihan nyo saan sila nagmumula o saan yung hugot. Okay? So pag-aralan ho natin sa araw na to, very important, incomplete records in the eyes of a revenue officer. So ang kwento ho nito, tungkol ito sa mga sa subpoena Duces Tecum na inisyo ng isang ni-recommend na aray kung sakit ng leg ko. Ni-recommend ng isang revenue officer para kasuhan, ha? Kasi gusto ko lang paliwanag sa inyo, isa ho sa mga strategies, marami strategy ang mga mag-ugok, mga tukmol na mga revenue officer ay ang subpoena Duces Tecum. So maraming taxpayer ho ang natatakot kapag naka-receive ng BIR subpoena Duces Tecum. Pero napakasimple ho nito ayusin. It's a matter of audit planning. Sinabi ko na to eh, ang mga taxpayers, mga CPAs, mga... O yun, nag-i-invite pala ako ng mga CPAs na gustong mag-training sa akin tungkol ho sa proper tax basis financial statement. Kasi kung meron tayong tamang financial statement, hindi na ho mai-issuehan, ha? Magdadalawang isip yung mga BIR official na issuehan ka ng letter of authority. Ngayon ho, hindi sila nag-iisip eh. Issue lang sila ng issue ng letter of authority. Mukhang tabing itong leeg ko. Dahil alam nila na mali kagad yung financial statement. Sinabi ko na ho yan eh sa aking mga videos. So nag-invite ho ako ng mga CPAs. Kung gusto nyo sumama sa akin, please. Ha? Pwede ho nyo akong i-PM. Pwede ho kayong mag-comment sa aking ka-taxpayer fan page, Facebook, at saka dyan sa aking YouTube, tax specialista YouTube channel. Ano? And then mag-usap po tayo. So pinag-uusapan ho natin dito, eh yun hong report, ha, sa mata ng isang revenue officer. Actually, ang background nitong revenue officer na to ay siga. Pinagmamalaki niya na isa siyang CPA at isa siyang lawyer at the same time. Huwag naman ganun, ano? Ha? Huwag mong takutin yung mga taxpayer dahil ikaw ay isang CPA lawyer. Huwag! Ang tayong mga CPAs o yung mga lawyers man, dapat tumulong tayo sa taong bayan. Okay? Sa kanila galing yung ating ikinabubuhay at pinambubuhay sa ating pamilya. Tulungan natin sila. Yun lang ang pwede kong i-share sa inyo. So itong pinamamahagi ko sa inyo, napakaganda nito because nandito ho yung utak nung isang CPA lawyer. Pag-aralan ho natin, ha? Pag-aralan natin, basahin natin isa-isa. At marami kayong matututunan dito because nandito yung strategy. Okay? So kung alam mo yung future, marunong kang gumawa ng journey plan mo para makarating ka sa future nang wala kang problem. Ito yun. So, incomplete records in the eyes of the BIR. So, ito po yung letter ng BIR sa taxpayer after na mag-submit ng records yung taxpayer. Basahin natin, okay? Sabi dito, this has reference on the ongoing investigation being conducted by revenue officer, etc., under group supervisor, etc., on your internal revenue tax liability, LA dated, etc., taxable year 2018. Okay? So, itong first paragraph na to, ini-establish yung jurisdiction nung opisina ng BIR at yung jurisdiction nung gumawa nung letter sa taxpayer. Very important. Kung ganun ang utak nila, kailangan ng utak ng taxpayer, establish nyo muna yung jurisdiction. Because jurisdiction is a key para magkaroon ka ng right to attack. And of course, meron ka ngayong obligation sa sarili mo to defend.
Tandaan nyo yan. So, let us go to the second paragraph. Revenue officer has reported to us that you have submitted your books of accounts, copies of sales invoice you issued to your customers, and invoices receipt issued to you by your suppliers and suppliers of goods and services. Napakagandang statement. It is a confession. Kumbaga sa may kasalanan na mga, alam niyo na, pag nasa loob kayo ng simbahan, nagko-contest ka sa pare, sinasabi mo yung kasalanan mo, 50%. yung 50% tatago mo. Biro lang yun. Tatawa ako. So, it's a good confession, itong paragraph na to. I love this paragraph. Because this paragraph extinguishes yung obligation ng taxpayer. Very good. Kaya gustong-gusto ko itong i-discuss eh. So, tabi nyo itong, kapag nakatanggap kayo yung letter na to, itabi nyo to because this will be your, this will be your evidence, piece of evidence. Oh, nandito si, nandito si Roger, at saka si Roger Nueva, at saka si Mau. Okay, silang dalawa narito, paparticipate sila, nakikinig sila ngayon. Now, let us go to sa susunod. Ayan. Sabi dito, on his progress report, he cited an inventory count of the document you submitted was conducted by him and witnessed by, etc. May mga witness. Ayan, sinabi yung mga witness na pangalan, ano? Assigned, etc. Due to your failure to appear or send your authorized representative to witness the count. Ayun. So, ang ganda ng strategy. Ang ganda ng strategy. Grabe. Yung taxpayer, nagpadala lang siya ng isang tao para doon sa pagsasubmit. Dito, sa pag-aaral natin dito, ang ginawa nung taxpayer, nagsubmit siya ng dokumento na nasa loob ng isang box. At yung box na yun ay nakasealed. So, ang talino nitong si CPA lawyer na to, tumawag siya ngayon ng witness. Kasi baka mapagbintangan siya, naninakaw niya yung laman. ang galing ng strategy. So, by that strategy, pwede mo palang gawin sa sarili mo. Pag nagsasubmit ka ng dokumento, during BIR, kung may letter of authority ka, at ayaw mong magpa-audit, sa loob ng opisina mo, this scenario is best. It is best. Sabi ko na, best eh. Yung pinaka-superior, best. During encounter sa loob ng BIR, hindi sa loob ng opisina mo. This scenario is gusto mo i-audit ng BIR yung dokumento mo sa loob ng BIR, hindi sa iyong opisina. This is best. Napakaganda ng strategy. So, tumawag ngayon siya ng kasama, nagsumbong. Because pinag-count mo, sir. Ang galing eh. Hindi ikaw yung nag-count ng mga dokumento. Sila. So, ang ganda nin sinasabi dito, ibig sabihin, kung na-count nila, hawak nila. Paano nila maka-count yung hindi nila hawak? Ang galing. So, therefore, na-confirm, na-confess, nahawakan nila yung dokumento, naamoy nila, nakita nila, at naramdaman nila. Okay. The purpose of the inventory count is to verify and ensure the correctness and completeness of the document you submitted. O, tingnan mo ha, may purpose. Ibig sabihin, tinuturoan na tayo nito eh. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagsusulat sa BIR, dapat may purpose. Ako, pag nagsusulat ako sa BIR, sinasabi ko yung purpose ko. At the end of the day, yung purpose ko dapat ma-meet kung sila yung may obligation na or responsibility or accountability na meet yung purpose ko. Or, kung may purpose ako, na-extinguish ko ba yung purpose ko, na-achieve ko
Yun ang kagandahan pag gumagawa ka ng letter. Ibig sabihin, sir, ha? Itong ganitong letter, ito yung magandang format sa paggawa ng letter sa mga BIR offices. Yun lang ang sinasabi ko. Yan ang analysis natin. Tapos sabi rito, Here under was the result of the inventory of the documents you submitted. O sige. Ayun, nagbilang na siya. Ayan. So at the end ng pagbibilang, ayun. At the end of the pagbibilang, oh, meron discrepancy. Ayun, nakita niya. The following, ayan. Ito. The following series of sales invoices were not submitted. Hinahanap niya ngayon. Okay? Pero hindi niya, ang kagandahan dito, sa hindi niya sinabi rito, kung ito ay for taxable year. Halimbawa, ang LOA mo, ayan, ang LOA mo is 2018, hindi niya sinabi kung para anong year to, itong mga resibo na to. Para sa ang year yan, okay, yung resibo na yan. What year itong resibo na to? So, hindi niya sinabi. Pero, there is an implied, ha, an implied statement na yung hinahanap niya, itong mga resibo na binabanggit, ay para sa taxable year 2018. So, dapat ikaw, matalino ka. Alamin mo. Ha? Ano reply mo rito? Actually, sinabi ko na eh. Tanungin mo. Ini-insinuate mo ba na itong mga resibo na to ay 2018? O hindi? Kasi pag hindi yan 2018, hindi mo kailangang ibigay. So, yun yung magiging answer mo. Kung 2018 yan, kailangan mong ibigay. Okay? So, it's a matter of determination. Yun yung sinasabi ko rito, di ba? Okay. Actually nito, mga ka-taxpayer, kung mahal, konti lang statement, magkakaroon ho ako ng membership na. Okay? At kayo ho na naghahanap ng mga tax consultants at tax specialista na katulad ko, huwag na ho kayong mag-alala. Meron na ho akong dinedevelop na community. Ha? Na hindi na ho kayo gagastos ng malaki. Maging involved lang ho kayo sa membership ko. Okay? Sa YouTube at saka sa Facebook, ang pangalan ho ng tier ko, at papa-approve ko kay Mau at saka kay Roger. The first group is the summer group. The second group is the winter group. And the third group is the water group. Okay? So, mamili na kayo ng grupo nyo. Sama kayo sa akin. At hindi ko kayo pababayaan pagdating sa taxation. Okay? Now, tapusin na natin itong pinag-aaralan natin. Sabi dito, maliwanag, all sales invoices issued for the month of December except a invoice which was issued in 2018. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin dito. In this regard, we are requesting you to submit the above enumerated sales invoices which you failed to include in your compliance for submission of document. Your books of accounts and other accounting documents you submitted to this office are now available for pick-up. Okay, dalawa yung pinagagawa. Submit mo yung hindi mo na submit daw at pick-upin mo na. Ang ganda! So, the first approach ko rito, kung ako tinatanongin, ano gagawin ko dito, sir? Simple lang. Gagawa ko ng letter, pipikapin ko muna yung ipipikapin. Okay? Number two, sasubmit. O, i-identify mo. Pwede bang isubmit o pwedeng hindi isubmit? O, bakit hindi pwedeng isubmit? Bakit isasubmit? O, may purpose. Diba? Follow yung kanilang structure ng letter. Kasi, dun sila nakakaintindi. Form and substance. Yan, okay. Sabi rito, itong medyo matindi. The recommendation for the issuance of subpoena duces and secum shall be given due course only if you fail to heed this request within 5 days from receipt hereof. O di demanda ka na. Okay? Ano strategy, sir? Ayan, pag naging member ko kayo, sir, magiging available
sa inyo yung inyong mga tips, techniques na ginagamit ng isang tax specialista para maiwasan ho ang subpoena Duces Tecum. So mga ka-taxpayer ko ngayon, please, be a member. Gagawin ko na ho yung membership ko sa YouTube. Summer, Winter, and Water yung aking ipapangalan. So para wala hong discrimination, pinag-uusapan ho natin dyan yung weather. Water means rainy season. Winter means no. Summer, aba gusto namin yan. Si Mau, gustong-gusto yung summer eh. Giniginaw daw siya eh. So mamaya meron ata tayong meeting. At ito po, para ho sa mga pang-Christmas ko ito. Okay, pang-Christmas ko. So kung kayo po ay nanonood nitong aking ginagawa sa araw na to, at meron ho kayong preliminary assessment notice, PAN, or meron kayong formal letter of demand or final assessment notice, kahit anong year ho, sir, kontakin nyo lang ho ako. Ang ano ko ho sa inyo, ito ho ay valid hanggang November 30, 2021. Ayan, tandaan ho nyo yan. November 30, 2021, kakancelin ko ho yung preliminary assessment notice nyo, yung formal letter of demand, yung final formal letter of demand, final assessment notice, ay sabihin, padala nyo lang ho ako, gumawa ho kayo ng Google Drive. Okay? So, paano ho gumawa ng Google Drive? I-Google nyo ho ito. Hashtag create Google yan, Drive. So, nandiyan ho ako, nagdi-discuss ho ako. YouTube ko ho yan. Nagdi-discuss ho ako kung paano gumawa ng Google Drive. Ilagay nyo lang ho yung mga dokumento ninyo. Magsisimula ho sa letter of authority hanggang sa formal letter of demand ninyo at kung ano-ano pang mga dokumentong na-receive at pinadala nyo sa BIR. And then, pagagawan ko ho kayo. Gumawa ho kayo ng affidavit. Okay, yung affidavit, may bayad ho yun. Pwede nyong bilhin sa akin. Tungkol ho, sino yung nag-deliver ng PAN at sino ho yung nag-receive ng PAN. Isang affidavit ho yun. Pangalawang affidavit, sino ho yung nag-receive ng FLD, FAN, at sino ho yung nag-deliver ng FLD, FAN. At ika-cancel ko ho kung base ho sa documentation ninyo, base sa records nyo, yung inyong assessment, regardless kung anong year ho yan. Okay? At gumagawa na ho tayo ng tax legal division at magbibigay ho kami ng mga for the first 100, pag-uusapan namin kung ipalilibre namin na meron ho kayong libreng tax legal division or department services mula ho sa amin. Mga lawyers ho yan, ha? Mga kasama namin magbibigay sa inyo ng libreng advice and consultation pagdating sa taxes. With that, sinashoutout ko lang dito si Mau, napakagaling na tax specialista yan, nag-aaral ng law yan. Si Roger, si Sonia, sinashoutout ko si Sonia at si Lenlen, si Guia rin at saka si Lovely, pwede nyo yan hanapin sa inyong Facebook account. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.